Itataas simula mamayang hating gabi ng PNP ang full alert status kaugnay ng 2023 barangay at SK elections sa Lunes. Tiniyak naman ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa bansa sa kabila naman ng mga naitalang election-related incident. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa election areas of concern, may apat na kategorya ang pinagbabasehan ng mga otoridad. Ang mga lugar na walang issue sa seguridad ay green category. Kapag may naitalang suspected election-related incident sa nakalipas na dalawang eleksyon, may matinding partisan political rivalry at paglaganap ng armadong grupo, isinasailalim ito sa yellow category. Itinataas naman ang orange category sa mga lugar na may seryosong banta ng communist terrorist group at ng iba pang threat group gaya ng BIFF, Abu Sayyaf at Maute Group. Ang red category naman ang pinakamataas na antas na kinakailangan ang dagdag na tauhan ng PNP at AFP. Maaaring may sailalim sa COMELEC control ang mga lugar na ito. Sa 40,000 barangay sa buong bansa, higit 300 ang sinailalim ng PNP at COMELEC sa red category. Pero posibleng magbago pa ang bilang bago ang 2023 barangay and SK election sa Lunes. In areas of concern, particularly those under COMELEC control, we have allocated additional human and logistical resources to ensure seamless election process. Security measures have been beefed up, including daily risk and threat assessments to preserve peace and order. Simula mamayang hating gabi, itataas na ang full alert status at ikakalat ng PNP ang 187,600 na pulis sa buong kapuluan. Hanggang ngayong araw, nasa 26 na ang naitalang validated election-related incidents. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado pa rin ang sitwasyon sa buong bansa. Overall, peaceful yung mga areas naman except for these isolated incidents. And minomonitor natin together with the COMELEC, may PPC, may data sharing agreement kami, meron tayong command center from the national, even at the regional level. Patrick De Jesus, para sa Bayan.